Tatakbo raw si Bato. Kalahin ninyo, umabol pa. Masama nito, nung tinanong siya, hindi ba ito, kwan? Ano ba yung tinanong sa kanya? May tinanong sa kanya, nagalit siya. Hindi ba ito makiri? Ha? Yung, walang, ginagawang katatawanan yung eleksyon. Sa bandang uli, magwi-withdraw, siguro yun ang ibig sabihin. Tapos magbibigay daan para sa ibang kandidato. Hanggang ngayon, naniniwalang di kakandidato yan si Penpen Di Sarapen eh, mga kaibigan. Di ba? Wala, naniniwala sa inyo, hindi na kayo pinapansin dahil nakilala kayo sa pagiging sinungaling eh. Di ba? At saka tumakbumang kayo eh, ano pa halaga niyan? Di ba? Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga ngayon, mapalitan kayo. At walang dapat na pumalit sa inyong kayo rin. Dahil kung ganun din lang, yun yung sinasabi ni Vice President Loro Robredo, di ba? Yun din yung sinasabi natin eh. Kung ganun din lang pala, Manchurian candidate din ang iuupo natin, abe, wag na tayo mag-eleksyon. Di ba? Ganun din yun eh. Ano ba pag-uwi mo ro? Mag-eleksyon lang, seremonya lang. Magbabase kayo kung saan-saan. Hindi pwede yun. Oh, mga kaibigan, eh tatakbo si Bato. Eto alam nyo ha, di ba may tatlong taon pa yan? Di ba? Wala pa naman napapakitang nagawa yan eh. Ang laki na ng sinusweldo ng mga taong yan. Sinasandok na pondo niyan. Sipin mo, tatakbong presidente raw. Eto, tignan ninyo ha. Yang COMELEC, nakakagawa yan ng rules eh. Eto, dapat, ha, pagka ang isang senador na meron pang tatlong taong natitira, hindi niya pa natatapos yung buong termino niya na anim na taon, kumandidato, ginagawang katarantaduhan niya, ginawa ni Grace po yan eh. Di ba? At saka nung iba eh, tatakbo. Kasi, pag natalo sila, senador pa rin sila. Hindi nawawala yung posisyon nila. Mga kaibigan, ha? Maliban na kung manalo. Bakit ganun? Anong kalukohan yun? Mga kaibigan, iba, tinan mo yung COMELEC, ha? Nagpunta pa si Digong nyo ron, di ba? Kanina. Tapos doon, itinaas ang kamay ng mga kandidato niya. Hindi ba electioneering yun? Ha? Bawal yung sakwan sa mga nasa gobyerno, di ba? Oh, pero pinahintulutan ng COMELEC eh. Doon nagtaasa ng kamay yung kanyang lineup. Nakita ninyo yung mga trabaho nitong mga taong ito? Tingnan ninyo, nakakagawa sila ng mga patakaran, batas na pwede kang parusahan, mga kaibigan. At wala naman batas na nagsasabing pagka sila ay kumandidato na hindi pa na kukonsumo yung kanilang termino na anim na taon. Sa tatlong taon, yung midterm election, no, kaya inabot ka sa presidential election na meron ka pang tatlong term. Kasi every 3 years, 12 senador ang nawawala eh. Di ba? Every 3 years. So every 3 years, may eleksyon ng senador. Bakit yan? Hindi nila maigawa ng batas na ipagbawal ang senador na kapag ka tumakbo sa ibang posisyon pero meron pa siyang nalalabing tatlong taong termino. Dapat yan automatic. Hindi ka na pwedeng bumalik. Automatic resigned. Hindi ba? Dapat ganun yan eh. So, yung iba ang ginagawa diyan, pinagkakakiperahan yung eleksyon para makakolekta sa mga nagbibigay ng donasyon, mga kaibigan. So, hindi sila natatalo. Talo lang sila sa boto, sa pera, panalo sila, mga kaibigan. Dapat yan, pinagbabawal nila yan eh. Ngayon, kung gusto mong kumandidato, hindi ka na senador, hindi ka na pwedeng bumalik. Di ba? Tsaka ito, tandaan nyo, wala kayong itutulak si Pain dyan sa mga kandidato nila.
Ha? Dapat eh, pumili na kayo ng iba. Ha? Mabuti yung mga may utak ang gamitin ninyo dyan. Ang iboto ninyo. Yung meron talagang, kwan, merong simulaing itinataguyod. Di ba? At least itong mga ito, merong itinataguyod na simula. Ito wala eh. Ano tinataguyod na simulain ni Robin Padilla? Ni Marcoleta? Manguleta? Nakapagtataka yan, nakakatakbong senador? Mga kaibigan? Oh, sino ba yan? Di ba? Susmar Joseph. At ayan, yung iba pa mga kandidato nila, si Bato nga eh, may napala ba kayo dyan? Paanong nanalo yan? Yun ang sinagot ni Bato kanina. Binastos niya yung nagtatanong. Nung tinanong siya kung hindi ba ito makiri ng eleksyon, sabi, bakit? Number 5 ako ah. Nung tumakbo ko senador ah. Saan ka nag number 5? Sa Smartmatic. Kaya tandaan ninyo para hindi tayo isang paraan upang hindi madaya ang boto natin. Tambakan natin ang boto si Vice President Robredo. Ngayon, pagka nagawa pa nilang iboto yan, eh talagang naghahanap na sila ng ikapapahamak nila, mga kaibigan. Di ba? Oh, ngayon, eh, ito, balikan natin ito. Dapat yung bata, magkaroon sila ng batas na ganyan. Nuisance candidate. Yan ang talaga nuisance candidate. Si Bato. Di ba? Pampagguguluhin mo. Sipin mo yan. Eh, komo senador, ayaw yung pangalan ng nuisance candidate yan. Ganun ba? Mga kaibigan. Eh, nuisance candidate yan eh. Magpapagulo lang yan eh. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Alam nyo si, tag dito, si Isko, pagkakatiwalaan mo, eh, pinagli sa ulupong yan eh. Di ba? Kaya nga kita nyo, nagpapalit ng balat, ng kulay. Di ba? Ki Lim, ki Achensa, ki Estrada. Di ba? O, ngayon eh. O, ibig mo sabihin eh, kung hindi ka Manchurian eh, di tinutuklaw mo rin si Duterte ngayon. Di ba? O, ano ko ba talaga? Eh, nahalata eh. Manchurian candidate pala. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Babalik po tayo sa Lunes sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWD.
BL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Bato Gan de la Rosa. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?